Naramdam ng pagyanig sa ilang lugar sa Metro Manila at karating lugar ngayong tanghali. Sa monitoring ng FIVOLT, sa alas 12:21 nang naitala ang magnitude 4.7 na lindol. Sa layong 14 na kilometro, hilagang silangan ng Masinloc, Zambales. Naramdaman ang intensity 3 sa Quezon City at intensity 2 sa Baguio City. Ayon sa FIVOLT, inaasahan ang pinsala pero walang inaasahan na aftershocks. Kausapin muna natin, ha? Nasa linya na ating telepono ngayon ang mismong director ng FIVOLT, si Dr. Teresito Bacolpol. Sir, ito po bang lindol na naramdaman natin? Sa kalupaan po ba ito o sa karagatan? Nasa lupa po siya. Mm-hmm. Magpa-flat po siya sa Dasol Fault sa may Zambales area. Mm-hmm. So it's 14 kilometers north, 55 east of Masinloc in Zambales. At ito ay may lalim na 22 kilometers. Okay. So ganun po kalalim ay medyo hindi na ho ganun kalakas ang mararamdaman pagyanig sa surface, no? Well, we still consider this as a shallow earthquake. Mm-hmm. Shallow. Shallow earthquake. Nag-range from 5 to 30 kilometers. Mm-hmm. So we still, not very shallow, but we still consider this as a shallow earthquake. Mm-hmm. Ito po mga paggalaw na ganitong lupa, ano? Kumbaga yung pang pinaggalawan po ba nito, existing fault line na po ito? Yes, existing na po siya, nasa mapa po namin yung fault na to. Mm-hmm. Tawag namin the Sol fault. And again, naramdaman to as intensity sa Quezon City, report mm-hmm. intensity and another report intensity is in Baguio as intensity 2. Mm-hmm. Kailan ho ba huling naitala ang paggalaw nitong fault line na ito? Dito naman kasi palagi namang, well, dito exactly sa fault na to, hindi natin ma-recall kung may malaki lindol dito. Pero again, this is an active fault, so we would expect earthquakes from time to time. Okay. So parang very active po siya na maya't maya po talaga igagalaw ito. Mm. That's right. This is an active fault. I see. Uh-oh. Director Bacolpol, magandang tanghali, si Johnson po. Anong posibleng paliwanag bagamat ang epicentro po ng lindol ay sa Zambales pero intensity 3 pa ang naramdaman natin sa Quezon City? Kasi naman depende yung intensity, kasi depende yan sa structure ng bahay or kung saan ka. Mm-hmm. So kung yung nag-report sa atin, for example, nasa mataas na building or nasa, for example, nasa 30th floor, maramdaman talaga yan yung pagbuga, kasi kapag malalayong din doon, it would be the tall buildings na makakaramdam ng malaking shaking. Sa mga maliliit na sa mga low to medium rise buildings, hindi masyadong malakas yung pagbuga. So yung intensity dito is depende yan kung saan yung nag-report siya at the time of the earthquake. Opo. I mean, yung layo po ng Masinloc sa Quezon City, talaga hong normal po yon na makararamdam tayo ng mga pagyanig pa kahit ganun kalayo? Yes. Again, expected po yan. It would be the tall buildings that would have the largest swaying kapag malalayo yung mga lindol. Opo. So, yung kapag malalapit lang na lindol, it would be the low to medium rise buildings ang makakaramdam. Opo. Pero kapag malayo yung source ng lindol, yung mga tall buildings, in fact, kasiguran earthquake noong 1967, na-collapse yung Ruby Tower, 1968, Ruby Tower collapse sa Binondo, but the earthquake was in kasiguran. Ayun. Director, meron pa ba tayo inaasa mga posibleng aftershocks nitong lindol na ito sa Zambales? May mga siguro we would expect aftershocks dito, pero hindi natin siguro gano'ng kalakas. There might be another strong aftershock or even mga malalakas na lindol, mga malalakas na aftershock. So kailangan natin siguro advise yung mga tao na you should always be prepared. Opo. Paulit na lamang po, Director, anong fault yung gumalaw sa Zambales? Double fault. Maraming salamat po. Dasol fault. Dasol fault. Salamat po sa oras ninyo at sa impormasyon, Director Teresito Bacolpol. Ingat po kayo. Ingat po din. Salamat. Thank you po.